Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. R.I.T. Riding in Tandem, R.I.T. With me, RM, at sa episode na to, nako, napakaswerte natin. Dahil isa tayo sa mga nauuna na magte-testing nitong Santa Fe. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Bali ngayong araw na to, nandito tayo sa R33 Drift Truck para subukan niya itong bagong-bagong Hyundai Santa Fe. So, nag-prepare sila sa atin dito ng truck, no? Merong mga cones, merong mga chicanes, para makapag-slalom tayo. Tapos, meron ding pang-test ng braking distance. Lahat yan, susubukan natin ngayon. At, syempre, bago natin subukan yan ngayon, ano? Pakita ko lang sa inyo kung ano nga ba yung mga bago, yung mga features nitong Santa Fe na talaga namang kakaiba sa panahon ngayon. Unang-una, syempre, dyan yung styling, no? Alam nyo naman ang Hyundai, di ba? Hyundai meaning modern, kaya talagang sila yung mga nauuna sa mga design language. Kaya kung makikita mo itong Santa Fe, wow, talaga namang kakaiba sa itsura ng mga ibang sasakyan sa kalsada. Kasi ang itsura niya, no, medyo boxy, so wala masyadong mga aerodynamics, kurba-kurba, no? Basta dito medyo boxy at saka modern. Meron din tong roof rack, tapos 100 kilograms ang kaya mong ikarga. Isa na namang pauso ng Hyundai dito, yung tinatawag nilang plus alpha space, no? Ang ibig sabihin lang nun, napakaluwag ng space sa likod. At katunayan nga dyan, kasyang-kasya ang sponsor ng ating video ngayon, ang Atto Sport. Ito ang Atto Sport. The world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi. Pwedeng hilahin. Pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 kilometers per hour. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atto Sport, moving life. Isa pang pauso ng Hyundai dito, no, yung H styling, eh why not? Eh Hyundai nga, 'di ba, letter H. Kaya may makikita kayo dito sa mga design elements na letter H. Kagaya nga nung nasa headlights, 'di ba, yung taillights, at meron pa pati dito sa interior. Speaking of interior, ah, pagkaganda-ganda ng interior. So futuristic yung itsura nito, no, mga all black, pero meron silang isang option para ibang kulay yung interior kung gusto mo, kaso indent order 'yon. Pero itong nakikita nyo ngayon, ito yung available na kaagad dito sa Pilipinas. Ambient lighting, makikita mo, letter H, no? Isang linya to, tapos may dalawang pababang linya dun sa kabilang dulo. Tapos pati yung mga upuan, may mga letter H. Takaw tingin din dito yung curved na display, no? Kasi yung instrument cluster niya, pati yung infotainment system, isang screen lang siya na palapad. Yung infotainment screen niya, 12.3 inches. Pero talagang, wow, ang ganda talaga ng itsura. Sa bandang baba, no, may mga pindutan siya, physical buttons. Napakaganda nito kasi, kumbaga, hindi lahat touchscreen.
So meron dito yung mga home button para sa infotainment system, pang change ng track, volume, change ng station. Sa gitna, nandun din yung hazard switch na triangle talaga yung pindutan. So ayos, diba? So dual climate control yung aircon na to. Tapos pati yung puwit mo naka-aircon. Ay hindi pala, yung upuan mo naka-aircon kasi cooled and heated din tong seats. Speaking of aircon nga pala, meron din tong aircon control hanggang dun sa third row. Sa bandang baba, no, may mga pindutan pa dito, no, yung mga drive. So drive modes, meron siyang eco, normal, sport. So sa terrain naman, meron din siya, snow, mud, sand. So depende na kung ano yung gagawin mo ngayon. Meron din ditong wireless charging, pero hindi lang isa, not one, but two. Ito, left and right merong wireless charging, pero kung hindi ka pa makontento dyan, napakarami ring USB port dito, lahat Type-C. So dito sa unahan, meron siyang dalawa. Pero sa totoo lang, anim ang Type-C na USB dito, no? Palibot sa sasakyan, meron pa dun sa likod. Tapos meron din ditong 12-volt socket nandito sa bandang baba. Meron din ditong dalawang cup holders. Tapos ito yung kakaiba, no? Itong center console kasi, pwede mo siyang buksan ng pa ganyan, or pag nasa likod yung kukuha, pwede mo rin siyang buksan ng pa ganyan. Oh, di ba? Ang galing. Dual din ang sunroof. Meron dito sa unahan, tapos meron din sa bandang gitna. Dito sa gilid niya pala ng instrument cluster, no, meron siyang bilog na pindutan. So, yan yung fingerprint scanner. Ang galing, di ba? Kasi pwede kang mag-save dito ng up to 2 profiles ng driver. So, ilalagay mo na lang yung daliri mo dyan, tapos yung upuan mo, aayos na. Yung mga side mirror mo, aayos na. Yung mga safety features, kung meron kang in-on, may in-off ka. So, yun. Makokontrol mo na doon ng isang ganyan mo lang, lahat yun mapupunta na sa profile mo. Ang manibela naman, leather wrap. Napakalambot. Ang sarap hawakan. Tapos, sa left side, may mga controls siya ng adaptive cruise control. Sa right side naman, controls para sa infotainment system. Sa bandang likod, meron siyang paddle shifters. At sa bandang baba, ito na yung shifter niya. Ibang klase yung shifter niya, no? Ito twist mo lang siya pa forward para maging drive, or ito twist mo pa backward para maging reverse. Tapos pipindutin mo na lang sa gilid pagka gusto mong park. At dahil uso ngayon yung mga virus, bacteria, no? Meron din tong UV sterilization tray. So sa glove compartment, di ba, nasa baba, yung ibabaw na part niya sa ibabaw ng aircon, yan. Pindutin mo, yan na yun. So ilalagay mo lang dyan, masa-sterilize na yung mga gamit mo. Ang galing, no? Ang dami ko nang ang galing, no? Eh, ang galing. Ang mga upuan naman, no, para siyang couch, ang sarap upuan. Tapos ito pa, no, yung first row, no, relaxation seats pa. So meron siyang ottoman, pwede kang mag-relax. Kunwari, nakahinto ka naman, naghihintay ka sa kung kanino man, sa asawa mo, di ba? Pwede kang mag-rest muna dito and relax. So dalawa pala yun, no, driver seat at passenger seat. Pwede kang mag-relax together. Yung second row seats nga rin pala nito, no, remote folding. So pwede mo siyang pindutin dito sa unahan kahit hindi mo na kailangan pumunta dun sa likod. All-wheel drive nga pala tong gamit natin, ha. So yung top of the line tsaka yung middle, all-wheel drive. Pero yung entry level nila, two-wheel drive lang. Tapos yung top of the line, DCT, yung dalawang mas mababa, 8-speed automatic transmission. May Hyundai Smart Sense nga rin pala to, ha. So hindi lang adaptive cruise control, meron mga lane keep assist at napakarami pang iba, ilalagay na lang natin sa screen. At ang pinaka-importante, no, walo rin ang airbag nito. Ayos, no, ang daming bago dito sa Hyundai Santa Fe. Pero ang pinakamaganda niya, no, subukan din natin. Tara na! Ngayon, mga ka-tandem, kasama natin si Sir Marco, no, maglilibo tayo dito sa R33 Drift Track. Sir, ano, game na tayo, sir? Ano ba gagawin natin yan? Yes, sir. Okay, we're here sa slalom course. Okay. Para ma-feel mo yung riding comfort, yung maneuverability ng sasakyan. Okay, let's go. Okay, lahat na nakikita mo na katumbang pylon, hindi yan tumba. Okay. Yan yung parang directional sign mo. Okay. Doon siya nakaturo. So, doon kaliliko. Okay. Okay, so here, I'm gonna turn left. Diba? It's getting tighter, di ba? Humihigpit siya, sumisikip. Pero, pinapakita dito, yung turning radius niya maliit. Kayang-kaya niya kahit sa mga tight spaces. Oo nga. Diba? Nangyayari yan. Paano kung niligaw ka ng isang mapang lagi nagsasabi ng mga direksyon? Itago na lang natin sa pangalang Waze. Wala ko sinabi ka na. Diba? Baka dalhin ka sa eskinita. Ganito na lang. What is nakikita mo na? Diba? Kaya mo sasakyan. Alright? So, yan. We're gonna pass on that later. Tapos, dito paglabas mo, this is the chicane section. Okay. Para makita mo kung gano'n ang kaliit yung body roll. There's body roll, pero sobrang maliit lang. Hindi kayong parang tataob yung feel. Oo, hindi nakakataob. SUV, di ba? Walang, yan, walang, hindi siya nagdidip ng malayo. And then after that, we're gonna transfer doon sa acceleration and brake course natin. There you will
try to speed up, I think more or less about 0 to 80. Okay. Then, you're gonna do sudden stop talaga, hard brake. Yung okay. Tipong papaganahin mo lahat ng electronic braking system ng okay. sasakyan. And you will feel there na hindi ka talaga, alam mo yan, hindi magsisway o mag-swerve yung puwet ng kotse. Straight pa rin siya. Okay. At saka yung braking distance siya, makikita mo maiksi lang. Ready? Ready! Maganda rin ang power, ha? After this, long back. Wow, ang G-Force, ha? Grabe, ha? Parang nauna sa akin yung kaluluwa ko, sir. Okay pa, okay pa. Okay. Ikaw tayo, ikaw naman. Yeah, yeah, game. Sige, sige. Okay. At ito na nga, mga ka-tandem. Ako naman ang te-testing, no? Sana hindi tayo maligaw. Don't worry, you're in good hands. So, tingnan natin ngayon kung ilang cone yung mapapatumba ko. 10 points yun. Plus 10 points yun. Pero in fairness nga, no? Napaka-lambot ng steering nito. Tsaka kahit nga ang laki-laki niya, no, madali nga lang siyang iliko-liko. Mm-hmm. True. Yan yung problema ko palagi. Pag malaking sasakyan, syempre mahirap sa mga parking lot, di ba? Yeah. Pero kung ganito, grabe, ang dali lang. So anytime you're ready, yung okay. sinasabi kong parang drainage cover, okay. pagkalampas doon, hard brake. Hard brake. So hard talaga. Hindi ko alam paano hard. Teka, ayoko na yan. Lipat na natin. Sensor. Ready, set, go! Alright. Ito ulit. Heartbreak. Grabe, galing no? Steady lahat. Wala ka napansin. Sobrang consistent ng braking ano niya, system niya. Kasi yung pylon na yan, dyan pa rin tayo huminto. Kaya nga eh. Diba? Tsaka yung ABS niyang swabe rin. Parang so yung braking system, kumbaga hindi tsamba kung saan na-commento kanina. Oo. Dun sa marker na sinabi ko sa'yo na magpreno ka, dun din siya kuminto. Okay. So hindi ko lang ginawa yun. Pati ikaw nangyari rin sa'yo, di ba? Oo. Ang lakas ng G-Force talaga, parang nauuna. Diba? Pagka iba sa sakyan eh, pag acceleration, naiiwan yung kaluluwa mo. Ito naman, nauuna yung kaluluwa mo. Susunod, step on the gas and pray to God. Thank you! At ito naman tayo mga ka-tandem, no? Dahil all-wheel drive naman yung sasakyan na gamit natin. Kasama natin ngayon si Sir Gio, sir. Salamat sa pagsama sa amin, ha? Thank you. So, sasama niya tayo sa medyo off-road, no? Kasi syempre, para matingnan naman natin yung performance ng all-wheel drive system ng Hyundai Santa Fe. Tama. Ano, sir? Game? Let's go! Okay. So, ano ba to, sir? Kasing lalaki ba ng crater ng buwan? Hindi naman. Pero tamang ano lang to, soft roading. Okay. So gusto lang natin ipakita talaga kung yung ride, kung gaano ka komportable at gaano ka tahimik si Santa Fe kahit rough roads na. So una ngayon, no? Solid na solid nga yung katawan, no? Wala akong langit-ngit na naririnig, okay. So since uso ang glamping ngayon, yan. Ito yung ganito usually mga daan. Oo nga. Diba? Mga soft roading lang, light off-road. Grabe, suabe ah. Super. Tapos dito, ibabank natin sa konti. Medyo tatagalit natin yung kotse. So mararamdaman mo kung gaano siya kabalansi talaga kahit parang tataog na. Uy. Oo nga, no? So ito yung family vehicle mo na pwede mo nang gamitin off-road. Tapos ito, sir, may mga features tayo na cameras. Sobrang linaw. Tapos pwede mong ganyan para sure na pasok. Grabe, sobrang linaw. So nakita nyo, no? Sobrang linaw natin. 360 camera tsaka yung front cam. So ibig sabihin nito, kahit nakatayo yung unahan natin, kita pa rin natin kalsado, sir. Tama. Tapos pwede mong... Oh, pwede side view. Iyan, okay. Oh. Iyan, oh. Grabe, parang virtual reality. Parang tunay, pati yung mga damo, no? Grabe. Ano kayang ginawang processing niya, no? Grabe. Sobrang high-tech na ngayon. Diba? Sobrang high-tech na. Madali na mag-drive. Pati yung shadow nung sasakyan, no? Oh. So, meron siyang mga drive modes. Okay. Tsaka terrain modes. So, may eco, sport.
tsaka yung my drive mode. Kung wala, pwede may customize. Okay. Tapos sa terrain, meron siyang mud, snow, tsaka sand. Oh. So, every different terrain, nag-iiba din yung timpla ni kotse. Oh, okay. So, nag-auto hold siya mag-isa. Oh, ayos ah. Mas responsive yung throttle, or less responsive depending on kung anong surface ng road. Mm, okay. Yung suspension niya, no, lubak-lubak tayo pero parang binibaby, dinuduyan ka lang sa loob, di ba? Parang siyang kotse. Oh, di ba? No, hindi siya yung feeling mo malaking-malaking kotse ka na medyo wobbly. Oh, very planted siya. Thank you, Sir Gio. Ah, grabe. Ang sarap, no? Parang ang sarap matulog ngayon dito. Oo. I-relaxation mode ko pa to, no? Na-testing mo na, hindi sir. Hindi pa eh. Iyan! Putik. Dapat pala, sir. Isang round pa tayo. Tapos ako ngayon dito, naka-relax mode. Yeah. Hayop yung sarap. Ang masasabi ko lang, no? Ang hirap talagang magmaneho pag hindi ka naka-Ceramax Nano Ceramic Film. Kasi ramdam mo yung init, di ba? May wala, lahat ng glare mapupunta sa mata mo. So yun talaga, no, mai-recommend ako sa inyo, mag-Ceramax Nano Ceramic Films kayo. Pero sa kotse, syempre, ang masasabi ko lang, no, sobrang comfortable ng Hyundai Santa Fe. Syempre, hindi ladder on-frame SUV to. So yung power nandun. Pero syempre, sasaglit ko lang kasing namaneho, no? Pero so far, sa pagkakamaneho ko nga, eh, nagustuhan ko. Pero syempre, tingnan natin pagka pinahiram na sa atin ng mas matagal kung ano ba talaga, kamusta ba siya sa highway, sa mga city. Pero hindi rin eh, kasi kanina, tinest drive ko rin, ang kikitid ng mga dinaanan ko, pero ang dali lang i-shoot eh. So, pero sige, basta subukan na lang natin pagka na-drive na natin ng mas matagal. Pero ito nga pala, ang isa nga palang nagustuhan ko rin dito, no, yung entry level nila. Kasi kumbaga, yung entry level kasi nila, malapit lang sa price ng mga top-end na PPV. Pero yung driving experience mo kasi, kumbaga mas sobrang refined dito dahil nga gas engine. Tapos yung suspension dahil nga hindi rin ladder on frame. Kaya talagang komportable. Kaya abangan nyo na lang ang complete video natin ng Hyundai Santa Fe. At syempre, huwag nyo kalimutan, Ceramax Philippines. Ito, merong nagpapa-tint ngayon at isa-ceramic coating yan. Kung interesado kayo, ito na lang yung information sa baba. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT,